ng this station na nagaganap is sponsored by Miss Mara Tamundong, ang ating online registration today. Ang kami na malalim kong bayan. Okay, ito na po yung ating si Pilipini Mara Tamundong. Hello, magandang umaga po. Akala ko lang nakakakita sa akin sa gilid. Good morning. Good morning. Ako just ko talaga. Parehas kami magmamano. Pero magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo na antala po. Kasi may pinaliwanagan po ako ating mga senior citizen. Dahil sabi nga nila, para saan po ba itong online registration? At bakit ako po ba yung nandito? Dahil syempre ako, hindi naman po ako nakaupo. Hindi naman po ako politician na matatawag kasi hindi naman po ako sabihin natin sinuwerte, pero sinuwerte po ako na meron po ako mga taong nakilala at naging supporters ko na gusto ring makatulong po sa ating lahat. Kumbaga, hindi lang pala ako yung nag-iisa na gusto kong makatulong, kundi marami po tayo na gusto nating makatulong sa paraan po na alam natin. Ako po si Mara Tamundong, taga District 5, na kung saan ako po ay tumakbong konsehal nung huling halalan. Pero sabi ko nga, hindi po mahihinto ang buhay natin dahil lamang hindi natin nakuha ang posisyon. Pero yung pagtulong po at pagmamalasakit sa ating kapwa ay basta kung nasa katawan mo na, nasa puso mo na, hindi po mawawala yun. Dahil ako po ay lumaki ng San Andres, Bukid, Maynila. Ibig sabihin, yung buhay po ng mga tao, naranasan ko po lahat ng yan. Nakita ko po kung ano ang sitwasyon natin. Alam ko po kung anong kailangan natin. Hindi na po natin kailangan sabihin pa na, Ma'am, alam mo ba sa ganitong lugar, kailangan natin ng pagkain. Alam niyo po ba sa ganitong lugar, maraming senior citizen na nangangailangan. Kumbaga sa akin, hindi na po bago sa akin ang sitwasyon po natin. Kaya ako naman, na nabigyan ng pagkakataon talaga na makatulong at makababa po sa bawat barangay sa buong Maynila, talagang ginarap ko po yung pagkakataon. Dahil sabi ko nga, nung panahon po ng pandemya, hindi po natin aakalain na tayo ay mabibigyan pa ng pagkakataon na lumabas at makatulong po sa iba. Kumbaga, ginawa ko pong inspirasyon, lahat ng naranasan po natin at higit sa lahat, nakita ko po yung Panginoon na kapag siya talaga ang gumalaw para sa atin, wala po talagang imposible. Kaya bakit ko po sasayangin ang panahon ko na magmukmuk sa bahay, isipin ang susunod na eleksyon na naman, samantalang ang pagtulong talaga kung gusto mong gawin, hindi ka na maghihintay pa ng eleksyon o merong tumapik sa'yo, kundi kailangan bumaba ka talaga, tumulong ka at kumilos ka talaga. Kaya ito pong online registration, nung ako po ay kinausap ng National Commission of Senior Citizen, na ang sabi nga po nila, kailangan nila ng katuwang para maibaba po yung programang online registration para sa mga senior citizen, ako po ay agad na umuo dahil sabi ko, kung ito po yung paraan na makakatulong para sa ating mga senior citizen, syempre, kailangan gawin po natin kaagad. Bakit po ako naging senior citizen advocate? Ako po ay 45 years old pa lamang. So, ibig sabihin, hindi pa po ako senior citizen. Pero bakit ako po ay naging isang senior citizen advocate? Dahil unang-una sa lahat, ako po ay may mga magulang pa. Siyempre, may mga tita pa po ako ng mga senior citizen. At higit sa lahat, ako po ay patungo rin sa edad na senior citizen. Na lahat ng programa at benepisyo na maibababa po sa inyo, syempre pagdating ng panahon, makikinabang din po ako dyan. At susunod pa natin mga generasyon at yung mga apo po natin at mga anak natin. So ibig sabihin, yung ginagawa po natin pagtulong, ito po ay hindi lamang para sa atin. Kung hindi para sa ating pamilya, kundi sa mga susunod na henerasyon. Sabi nga po ng National Commission of Senior Citizen, dapat matagal na po itong nagawa. Kaya lamang dahil nga po sabi ng City Hall, wala pong budget, kakulungan sa budget, walang manpower, aba, pwede ba naman tayo pumayag na hindi po magampanan ang programa, lalong-lalo na nagbaba na po ng 43 billion ang ating mahal na Presidente Bongbong Marcos para sa health insurance ng ating mga senior citizen. Yung National Commission of Senior Citizen ay inyo pong tahanan.
sapagkat ito pong ahensya na po ito ay nagtutong para sa mga senior citizen na ito po ay tinatag ng panahon ng ating mahal na Pangulong Duterte noong 2019, so na-implement po noong 2020. Ngayon po, ang National Commission of Senior Citizen gusto po na magkaroon na ng database ang mga senior citizen. Bakit po? Every time may programa na tayo, pipirma ka na naman, mag-fill up ka na naman ng forms, nagkandala po, labo na yung mata mo, forever ka na lang magpipirma. So ito pong database na ginagawa natin, ito po ay para sa inyo, para madali po kayong matulungan, madali po yung pagpaparehistro, sasabihin nyo lang po yung number ninyo, may records na kayo doon, hindi na kukulitin na naman kung ano na naman yung sasabihin, pangalan, edad, tirahan, kumbaga ito, magiging database nyo na po para sa kung saan ahensya po kayo makakalapit, meron na po kayong record. At the same time, bakit kailangan po ng National Commission ng mga senior citizen na makapagparehistro? Dahil syempre, unang-una sa lahat, ito po ang magiging basis nila para mailipat po ang pondo sa kanila para sa inyo. So, di ba, pag nagkasakit po ang senior citizen, for example, lalapit po tayo, anak, saan ba ako ngayon siya po? Buna na niligaw na ako. Kasi magpunta ako ng City Hall, bukas babalik daw ako. Pumunta daw ako sa DSWD. Pumunta daw ako sa PhilHealth. Pumunta ako dun sa barangay. Pumunta ako dun sa ospital. Di ba na yung nakakahilo? Nakakalito. Bago ka pa mapagamot, wala ka ng lakas. So, ibig sabihin, ito po online registration, yung National Commission of Senior Citizen, isa na makatahanan para sa inyo. Na kailangan po ninyong yakapin, kailangan po ninyong suportahan, sapagkat ito po ay para sa inyo. Kumbaga, hindi na po kayo maliligaw, pero na po kayo pupuntahan na isang ahensya na siya po makakatulong sa inyo. Bakit po natin ginagawa ang online registration? Siyempre na ay magbababa ng budget. Kung walang basis ng mga senior citizen, paano po maililipat ang budget sa National Commission? Aba, sasabihin naman ng gobyerno ko, National Commission, asan ang mga senior citizen? Blanco, wala. E paano po ililipat ang budget? Ano magiging basis? Ang magiging basis po, dapat nakarehistro ang mga senior citizen. Unang-una sa lahat, bakit po? Dahil dito, tinatanong po ang kalagayan ng inyong pangangatawan. Ano po bang mga gamot ang iniinom po ninyo? Ano po bang kalagayan ninyo sa buhay? Kayo po ba ay masinsinang pa nagtatrabaho o wala na pong trabaho? At the same time, ano po yung nararamdaman ninyo sa bawat programa na ibinibigay? Na-stress ba kayo? Nakakatulong po ba ito? Ito po mga tanong na binibigay po sa online registration para lamang malaman kung saan po tututok ang programa para sa inyo. Di po ba? Kasi naman manghula sila. Naku, siguro si nanay masaya, pero sa kabilang buhay pala, ay sa kabilang likod pala, hindi masaya. Ibig ko sabihin, lahat po ng ito tinatanong para din po sa ikakabuti na mabigyan kayo ng magandang programa. Number one na po dyan, ang mga libreng gamot. Eh, ano po bang gamot ang iniinom? Baka naman malalakas ang mga senior citizen, hindi na kailangan ng gamot. O kung meron pong diabetes, merong high blood, kailangan uminom sa cholesterol, pang maintenance. So, hindi po natin pwedeng hulaan, kaya meron po tayong may mga question na kailangan po ninyong sagutin. At yan po ay sasagutin lamang ng isang senior citizen. Kaya po yung online registration, hindi po natin pwedeng gawin yan kung wala ang senior citizen. Hindi naman po namin pwedeng hulaan. At the same time, syempre sa Data Privacy Act, hindi naman pwede na magbigay ng any information kung hindi po mismo yung tao na may consent. Kaya po magtataka kayo, ano ba naman yan? May mga haba-haba ng tanong. Kailangan, andito pa ako, nakatutok. Syempre, alam ko naman, si nanay, si tatay, maglalaba pa, mamalengke, magluluto, iintindihin yung mga apo. Pero ito po, kahit sabihin po ninyo mag-spend kayo ng isang oras, ito naman po ay makakatulong sa inyo. Dahil unang-una, naibaba na po yung budget ng 43 billion, kayo na lang po ang inaantay ng 43 billion. Di ba na sayang yun? Dahil every senior citizen is entitled to 5,000 pesos health insurance.
Kaya kung saan, meron kayong libreng annual check-up, meron kayong libreng laboratory, meron kayong libreng kung gusto nyo magpa-ultrasound, meron po kayong check-up, meron ka problema sa mata, sa tenga, sa nipin. So ito po yung mga benepisyo na makukuha po ninyo sa online registration. Dahil ayan po ang tutukuha na programa ng ating National Commission of Senior Citizen. Siyempre naman, ang nanay, ang tatay, ang lola at lolo, gusto nating humaba ang buhay. Siyempre, gusto niya rin po makasama ko yung anak ninyo. Di po ba? Ang hirap naman kung araw-araw nangangamba ka. Diyos ko, hanggang ilan taon lang ba ako sa mundo? Mai-stress ka ba? Naku, hanggang 60 lang ba ako? 63, 65? Baka naman mamaya, hindi ko na makuha yung beneficyo. Sa sobrang pag-aalala nyo, araw-araw namumroblema kayo. Ano kakainin? Namumroblema pa kayo kung saan kayo magpapatingin? Namumroblema pa kayo kung saan kayo kukuha ng panggamot? So at least kung meron pong programa katulad nito, yung meron pong ilalabas ninyo para sa mga ganitong bagay, maititipid nyo na po at pwede nyo nang itago at gawin savings pang emergency. Yun po kaya ako, wala rin po akong tigil na sinusulong po namin, kasama ko po si Kasani Pahe at ang kanyang grupo, na ito po ay magampanan sa bawat barangay, sa ayaw at sa gusto po nila. Pasensya na po kayo ha, sa ayaw at sa gusto nila. Kasi hindi naman natin kailangan haluan ng politika yung pagtulong na ipinababa po natin. Aba tayo naman ang apektado, bakit tayo papayag na dahil lang sa politika, maapektuhan po yung programa ng ating mga senior citizen. Bahala po sila kung ayaw nila. Basta tayo po, meron na dito po ang programa, kailangan maipaliwanag po sa inyo, kailangan maintindihan po natin ano po ba itong ginagawa natin dahil nag-a-accept tayo ng oras. Pero ito po ay makakatulong sa inyo, sa akin, sa ating mga anak at sa ating mga apo. Di ba ang sarap po pakinggan na merong mga programa katulad nito dahil kahit paano, yung mga senior citizen po natin, alam niyo sa totoo lamang, isa pong dahilan kung bakit ako tumutok sa senior citizen dahil kayo po ay marami ng hirap na pinagdaanan. Kayo po ay naging responsable sa ating pamilya. Kayo po ay nagtaguyod at nagpalaki ng mga anak. Nagpaaral na ultimo isang piso na maiiwan sa inyong bulsa, ibibigay niyo pa para lamang makatulong sa pamilya. So bakit hindi natin kailangan balikan ng programa? Bakit hindi po natin bigyan ng benepisyo? Dahil ito lamang po ang paraan na kayo po ay mapasalamatan at mabigyan din ng halaga at importansya at maiparamdam po sa inyo na mayroon po talagang mahal at mayroon po talagang gusto tumulong. Dahil ang totoong tao na gustong maglingkod, hindi po magdadalawang isip bumaba. Sinasabi ko po sa inyo, ako po ay tumakbo. Ang kapartido ko po ay ang mahal ng Presidente Bongbong Marcos. Pero hindi po ito ang nagpaawad sa akin dahil hindi po ako nakaupo, bumaba po ako. At lahat naman po ng aking ginagastos ay hindi naman po galing sa gobyerno, kundi galing po sa sarili kong bulsa na pinag-ipunan ko dahil gusto ko pong may maraming para sa inyo. Maraming salamat. Siyempre, proud lang po akong sabihin na ito pong ginagawa ko ay pusang loob ko pong ginagawa dahil gusto ko lamang makatulong sa ating mga senior citizen. Dahil alam niyo kung bakit po ayoko nang ma-stress ang mga senior citizen! Na hindi na kayo magmamakaawa, na hindi na kayo kailangan pumili